Kamusta mga katropa at welcome back sa ating channel. Sa video na ito, mag-aayos tayo ng Rusi Macho na hindi umaandar at walang kurente. Sabi nung may-ari, bigla na lang tumirik yung motor at ayaw nang umandar. Kaya ang ginawa niya, hinatak niya papunta doon sa motorcycle shop at doon niya pinacheck yung kanyang motor. Ang sabi nung motorcycle shop na pinagdala niya o ang sabi ng mekaniko, walang kuryenteng lumalabas. Ngayon, tinanong niya yung mekaniko kung ano yung mga dapat palitan sa kanyang motor para lumabas yung kanyang kurente. Ang sabi nung gumagawa, papalitan daw ng stator at papalitan ng CDI para lumabas yung kanyang kurente. Kaya yung may-ari humingi ng second opinion dun sa kanyang katrabaho at nagtanong kung saan pwede magpagawa dahil medyo, alam nyo na, medyo kapos-kapos tayo sa budget ngayon at kailangan natin magtipid-tipid. Kaya nirekomenda sa atin yung motor ni boss para makita talaga kung ano yung problema at mapinpoint yung pinaka-problema ng motor. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo yung pinaka-simpleng pamamaraan kung paano ba natin itutroubleshoot yung motor na walang kurente para maiwasan natin yung gumastos tayo ng malaki, maiiwasan nating bumili or magpabili ng materyales sa customer na hindi naman talaga yun ang problema. Kaya ang pinaka-importante rito, yung tamang pag-troubleshoot. So, tignan muna natin yung sitwasyon ng motor kung wala talagang kuryente. Tay, pandarin nga natin. Kasi, subukan natin kung magkano. Sige. Yeah, magkano ito yung bracket? Bracket ng? Ah, sige, tignan ko mamaya. Sige, pandarin mo. Ayaw, tignan natin may kuryente. Tanggal yung spark plug. Kasi walang kuryente. Sige. Halaws. Wala. Kailangan nating tanggalin yung kanyang upuan. Pagkatapos mo yung matanggal yung upuan, aalisin natin yung kanyang tangke kasi nasa ilalim ng tangke yung ating CDI at doon natin i-check kung good ba yung supply doon sa kanyang CDI. Siyempre, kapag nagtutroubleshoot tayo, kailangan natin ng test light. Napaka-importante ng test light kasi heto yung magsasabi or magdidikta kung ano ba yung nawawalang connection at kung ano ba yung problema. Kaya napaka-importante ng test light kapag gumagawa tayo ng motor. Punasan muna natin ang basahan yung kanyang mga materials para makita natin yung kanyang coding. Medyo marami ng alikabok. Pwede ng pagtaniman ng kamote. So, ito mga katropa, kung mapapansin natin dito sa ating CDI, mayroon tayong makikitang black wire. So, nangangahulugan lamang na yung CDI or yung RUSI na ginagawa natin ay battery operated. Hindi siya primary type. Dahil yung brand ng RUSI, nakapattern sila sa color coding ng Honda. Kaya pag ang CDI natin mayroong black wire, ang ibig sabihin niyan battery operated. Dahil ang black wire, ECC wire yan or accessories wire ang tawag dyan. So ngayon, gamit yung ating test light, i-check natin kung may positive ba na supply dito sa ating motor, kung buhay ba yung positive natin. Unahin muna natin yung battery, dapat yung battery natin mag-supply siya ng positive. I-test light natin, dapat umilaw. So hindi siya umilaw, ang ibig sabihin niya negative, wala siyang supply ng battery, walang positive na dumadaloy. At siyempre yung iba sabi nila kapag battery operated daw ang CDI at pag walang battery hindi daw aandar yung motor. Kasi nga daw battery operated kaya kailangan daw ng battery para umandar yung motor. So mali po yun, mali yung paniniwalang ganun or mali yung konseptong ganun. Aandar pa rin ang battery operated na motor basta gumagana yung ating charger. Kahit wala kang battery, ang charger yung magsusupply ng positive dito sa ating CDI or sa accessories wire. Kaya kahit na hindi mo siya bilhan ng battery, basta okay yung ating charger, gagana at aandar pa rin yung motor na battery operated. Ang susunod na itetest light natin itong ating accessories wire, dapat meron siyang positive kapag tinatadyakan yung ating motor. Kailangan nating tadyakan yung motor kasi nga walang supply yung ating battery. So positive yung inahanap natin, dapat yung test light clip natin nakalagay sa body ground kahit sa ang ground ng motor. At pagkatapos niyan, isusi natin. Dapat nakasusi kayo pag tinetest light yung accessories wire. Since na wala tayong battery, kailangan nating tadyakan yung motor at kailangan umilaw yung ating test light. Sige. Okay. Sige, skip pa.
Okay, so hindi siya umilaw, ang ibig sabihin niyan, walang nagsusupply doon sa ating CDI kaya ayaw lumabas yung kuryente. Ang susunod naman natin na i-test light dito sa ating charger, yung ating red wire, ito yung pinaka main supply natin para mag-supply doon sa ating battery at mag-supply sa accessories wire, dapat umilaw siya pag natatagyan. So wala rin siyang supply, kaya hindi umaandar yung motor natin. From accessories wire to red wire, hindi siya nagsusupply. So anong ibig sabihin niya mga katropa? Magpapalit na bago tayo ng charger? Hindi pa agad, hindi pa, kasi dito muna tayo pupunta sa stator. Kasi ang nagsusupply doon sa stator ay ang nagsusupply doon sa charger ay yung stator. Mamaya nagpalit tayo ng charger, may problema pala yung stator. So kumpirmahin muna natin yung ating stator, kung nagsusupply ba siya, kung good ba yung ating stator. Mayroon tamang pag-check dito ng ating stator para malaman natin, kahit hindi natin binubuksan yung stator, malalaman natin kung good ba yung kanyang supply or good ba yung ating stator. Dito sa ating stator, meron kayong makikitang dalawang yellow wire or minsan yellow tsaka pink wire. Ang gagawin natin, puputulin natin yan. Pagkatapos nating maputol yung dalawang wire, ang kailangan nating i-test light yung wire na papuntang stator. Pero yung wire papunta sa taas or papunta sa harness wire na motor, hindi na natin yan kailangan i-test light. Yung unang pagte-test light natin sa ating stator, dapat naka-body ground yung ating test light at aalamin natin kung grounded ba yung ating stator. Dapat pag naka-body ground yung test light natin, hindi siya iilaw kapag tinadyakan mo. Pag umilaw to, ang ibig sabihin yan, sunog na yung ating stator. Isa pa. Okay, good. Kabila naman. Tadyak. Okay, good. So, ibig sabihin yan, hindi sunog yung stator. Pero once na umilaw yan, kahit maliit, automatic may problema na yung ating stator at sunog na doon sa loob. Pangalawang pag-check natin ng ating stator para malaman natin kung condition ba at gumagana yung stator natin, dapat yung ating test light clip na nakalagay sa body ground, aalisin natin sa body ground at ililipat natin dito sa isang wire. Tapos yung test light natin, doon naman sa kabilang yellow wire natin ilalagay. Tapos patadyakan natin, dapat umilaw yung test light pag tinatadyakan. Sige, tadyak. Ito pa. So umilaw siya, ang ibig sabihin niyan, hindi sunog, walang problema yung ating stator, nasa tamang kondisyon yung stator natin. Ganun lang kasimple kung paano mag-check ng stator na kahit hindi natin binubuksan, malalaman natin kung sunog ba or hindi yung ating stator. So tapos na nating matest light yung ating stator, good naman siya, kaya ang pinakapapalitan natin at ang pinakasira ng motor na ginagawa natin ay yung charger. Kasi yung stator, kondisyon naman siya, pero yung charger hindi siya naglalabas ng positive. Kaya heto na yung pinakasira ng motor at papalitan natin siya ng bago. Ang ipapalit natin dito na charger ay TTGR 5 wire charger. Ito yung ginagamit natin pang full wave. So subok ko na to kahit papaano walang balik or matagal siya bago masira, taon din. At sa mga gustong bumili ng ganitong klaseng charger, ilalagay ko na lang sa comment section or sa baba ng video description yung link ng ating charger para maridirect kayo dun sa legit na nagbibenta ng ganito sa Shopee. So ang gagawin natin dito ay color coding lamang, red to red wire, yellow to yellow, pink to pink wire, at green to green wire. Heto na yung ating charger na color coding na natin, pero yung red wire natin, hindi ko pa nilagyan ng electrical tape kasi magte-test light tayo mamaya dyan kung may lalabas na positive sa ating charger. Tapos yung ating black wire, ang ginawa natin dito, yung ating black wire ng ating charger, isinama natin dito sa red na mayroong lining na white. Tapos nilagyan natin ng extrang wire, at inilagay natin papunta doon sa accessories wire o CC wire ng ating motor, sa black wire din ng ating RUSI. Ngayon, pag sinusi mo, syempre mapapasukan ng positive yung ating black wire at makukontrol niya yung voltahe, hindi siya mag-overcharge para maiwasang lumobo at pumutok yung ating mga ilaw. Ganon din dun sa red na mayroong lining na white, mapapasukan din siya ng positive para umilaw yung ating headlight. Yan, kasi yung red na mayroong lining na white, supply yan ng ating headlight. So ngayon, pwede na natin i-test light yung ating red wire. Susubukan na natin kung magkakaroon ba siya ng positive, mapapasukan, mayroon bang ilalabas na positive yung ating red wire. Try muna natin, lagay muna natin to, i-tornillo muna natin yung ating charger. So ito na yung ating charger, nakatornillo na, tapos yung ating stator sa baba pala, na ibalik na natin yung kinating natin kanina, na idugtong na natin dun sa dati. At ang gagawin na lang natin dito ay i-check natin kung mayroong bang positive na lumalabas
dito sa Redware. Gamit pa rin yung ating test light mga katropa, dapat naka-body ground yung ating test light kasi positive yung tine-test light natin. Ngayon susubukan natin kung meron na siyang ilaw na sinusupply. Check natin yung body ground natin. So try natin, kailangan tadyakan pa yan, dapat umilaw. Sige, tadyak. So good na yung ating charger, nagsusupply na siya ng positive. Ang susunod na gagawin natin, kung yung positive ba ng ating charger nakakatawi dito sa accessories wire. Isusin natin, dapat pag tinadyakan, iilaw na yung ating accessories wire o yung black wire ng ating CDI. Sige. Umilaw na yung black wire sa ating CDI, good na yung kanyang supply, good na rin yung supply ng ating charger. Ang susunod na gagawin natin, kung mayroon na bang lalabas na kuryente doon sa ating ignition coil. Pasige, tadyak. Iyon, oh. Malakas. Okay. Eh, ano mo, tay? Paanda rin natin. Sige. Paanda, tadyak. Ayan, ayos na pa. So yun lang mga katropa, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana marami kayo natutunan at magamit nyo sa inyong panganap buhay, magamit nyo sa pang-DIY at magamit natin sa pag-sideline or extra income natin sa pang-araw-araw. Maraming maraming salamat mga katropa, God bless at ingat sa pag-wiring.